Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So today's vlog is ikikwente ko lang sa inyo ang lifestyle dito sa UK. And sino ba yung mga naging friends ko nakilala dito na Filipino? At ano ba normally ang ginagawa namin tuwing summer ng aking asawa? So ito pala yung naging kaibigan ko lang dito sa UK, guys. Ito yung na-meet ko in person. But I actually have a lot of online friends. But kumbaga sila lang yung nakilala ko sa personal dito sa UK, which is mga Filipino. So, which is, ayan, this is during summer when we meet up in the town at Barbican. So, first time ko makarating dito and I was really amazed na may mariit para na pwedeng maliguan dito sa downtown ng Plymouth. So as you can see, guys, saka meron pala ditong they are called it a secret garden. So this is at the heart of the city of Plymouth. So first time ko yung makapunta dito. And it's first time ko din ma-meet in person ang naging kaibigan ko dito sa UK, which is dalawa lang sila, guys, na naging kaibigan ko dito sa UK na na-meet ko in person actually. So ayan, so pumunta kami dito sa secret garden and it's located at the center of the Plymouth city. At yan, during this time is during spring, guys. Ang ganda dito kasi marami siyang mga bulaklak. I mean, blooming. Nagbo-bloom yung mga bulaklak dito. Kaso, kaya wala na sila kasi it's summer and it's really hot. Kaya ganun. Hindi na masyadong wala ng bulaklak. But, yeah, if you want a quiet area and relax a little bit, from crowded areas is ito yung kumbaga secret area nila na pwede mag-relax. And if you want to have a time to be alone or with your friends or ayun, mag-relax dito cause it's a quiet place, guys. So ayan, nag-ikot-ikot kami, guys, but after nito is pupunta naman kami ibang place, ibang location. So, I enjoy our time together because at least nakilala ko na sila in person after many years here in UK. Kasi most of my friends are online, but you know, hindi rin kasi ako mahilig sa mga party-party, guys. And actually, when during those COVID lockdowns, hindi naman kami makalabas at kaya ayun na hindi rin masyadong makapag halubilo. So ayun. Yeah, so mababait naman sila, guys. So sila yung mga first na naging kaibigan ko dito sa UK. At I'm glad that I met them. At they are usually older than me as well, kaya I like them to be my friends kasi mapili din ako sa kaibigan. So yeah, I prefer just older than me. Kasi sila kasi yung mas, for me, mas matured ang pangunawa or mas matured ang pag-iisip. Kaya actually, my best friend before when I'm working on the ship, guys, is also 10 years older than me. Anyway, hanggang sa pauwi na ako, guys, at magpaalam na kami sa isa't isa. So, actually, from the town to our home is pwede lang siya lakarin. So, during this time, is summer naman, ay nilalakad ko lang pa uwi. So, as you can see, dadaan ako sa Central Park. Kasi, papunta naman doon sa town city center is around 15 to 20 minutes. Pag doon ako, dito ako dadaan sa Central Park, as you can see. Sobrang laki ang Central Park dito, guys. At maganda din siya para mag-unwind. Kaya, I really like this city kasi marami siyang mga nature park reserve area. So, ayan. Maganda dito tuwing summer, guys, kasi marami siyang mga activities like concert,
na ihihil dito sa Central Park, at meron din siyang mga fair, which is, you know, yung mga, may mga palaro, music festival, at iba pang activities, ayun. So, this time naman guys, pupunta naman kami KFC. Ayan, pupunta kaming KFC kasi they have a great deal during this time. Kaya hindi masyadong maganda yung panahon, pero hindi naman siya umuulan. At summer pa naman, kaya hindi siya malamig. So, ayun. Para, kasi imi-meet din namin yung mother-in-law ko during this time. At my niece-in-law. Kasi meron silang deal sa KFC. So, to be honest with you guys, life in UK is very big difference compared to Philippines. Kasi nga, weather-wise, and iba kasi din yung culture dito guys. And the fact is, wala ko masyadong kakilala dito at kaibigan. Kasi taong bahay lang din ako. And ba okay lang naman, na parang sanasanin lang din akong sa bahay lang kasama yung husband ko and what else. Ang kinaganda lang talaga dito guys is yung mga bilihin dito is hindi ganoon kamahal compare sa Pilipinas, and hindi din siya hindi siya kamahalan, and hindi rin masamang mamuhay dito, although sa weather lang talaga. At yung wages kasi nila dito guys is minimum of 10 quid. So magkano yung 10 pound is sa atin is 660. Yung 660 na yun guys, kung tutuusin, is sometimes is paghirapan mo sa Pilipinas ng sometimes it takes 2 days to get that. Because I basically know someone na nag-work 16 hours pero 380 lang yung nakukuha niya na salary. And I really feel sorry for her. Samantalang dito, yung 660 pesos na yun ay isang hour lang. So, money-wise, this country is better. It's really good. But yun nga lang is parang iba yung culture dito. It's like people, they are like more on working, and parang it's not really much fun here. Summer naman, pwede rin naman mag-enjoy during summer, like what we did normally on summers. We normally go out to different places. Magka-camping kami kasi may van naman kami na pwede doon kami matulog. Kahit pwede kami mag-camping kahit saan. Ay, yun lang kinaganda dito guys. But prepare pa rin ng asawa ko ang tumira sa Pilipinas. If God's will, if meron na kaming sapat na income, if meron na kaming sapat na savings, is balak talaga ng asawa ko ang tumira sa Pilipinas. Kasi is nothing compare the Philippines. Kahit mahirap doon, kahit mahal, kahit maliit ang sahod, pero masaya ang Pilipinas. I don't know, he think that he really love Philippines and he have fun and really enjoy it there, over there. But for me, okay lang naman kahit saan ako titira, is either UK or Philippines. For me, ang importante is makasama ko yung anak ko. But for now, it's hard. Kaya, I would choose to leave Philippines just for my daughter. Di bali, hindi kami mayaman. As long as masaya, okay na yun. Kahit, as long as may makakain. Or, may makain araw-araw. Basta kasama lang ang pamilya, guys. Yun ang importante. Kahit hindi mayaman. Ayun nga, we plan to live for good in Philippines, guys. And I hope it's gonna be soon. But I'm not sure when. Pero, yeah. Anyway, this time we went to
Big Barrie Beach. This is during summer. Pero ang ganda ng mga beaches dito, guys. Especially during summer. And because as you can see, it's a green grass and lots of nature reserve. And maraming makikita sa paligid. In short, marami kang mapasyalan dito, guys, na magagandang lugar. At marami ding mga festival at mga activities during summer, guys. So, andito kami ngayon sa Big Barrie. Papunta kami mamaya sa Big Barrie Beach. As you can see, we are here in a parking lot. It is really good, guys. If you looking for a parking, this is nearby the beach. It's only like about 5 minutes walk only, guys, going to the Big Barrie Beach. And you can park here all day for only 5 quid. So, yeah, I recommend this one, guys, kasi dito sa UK, so super mahal na yung mga parking fees. Magluto muna ako ng breakfast kasi nagutom na daw yung kasama ko. Muna po, my breakfast. So as you can see, guys, is pwede ka talaga naming matirhan itong van namin kasi meron kaming gas stove na dito kami nagluto ng kahit ano for our breakfast or for our food. So kahit saan kami pupunta is meron kaming pwede mapaglutuan ng pagkain. And meron din kami bed na pwede namin matulugan. And yeah, hindi kami magugutom, guys, kasi we had also cooler. At dati meron din kaming maliit na fridge and freezer. So ayun. So kahit saan kami pupunta is hindi kami magugutuman kasi meron kaming cooker na dala at pagkain. So after namin kumain ng breakfast is pupunta kami sa beach para maglakad-lakad. And also yun nga lang, guys, yung water nila dito ay sobrang lamig. Yun lang kaya yung asawa ko natakot mag-swimming kasi sobrang lamig. Pero ako naman is sometimes I did try to swim is kasi yung body mo naman is mag-adjust sa temperature. So okay lang naman, especially if you have a wetsuit. And yeah, marami silang ano dito, guys, mga crabs. And normally yung mga isda nila is nasa malalim kaya during low tide is wala ka masyadong makikita ng mga maliliit na isda kasi nasa ano malalim sila na area. So as you can see, guys, we usually took multivitamins, magnesium, and vitamin C at immune drinks kaya hindi kami during this time hindi kami nagkakasakit. Kaya ngayon bumalik ulit kami sa pagiging health conscious, guys, after we got ill during last year on December. Kaya ayun, bumalik ulit kami sa pagiging health conscious with our vitamin and minerals drink with healthy diet. So thank you so much for watching, guys. I see you around my next vlog. Bye bye.